Ito ang ikatlong bahagi ng ating talakayan patungkol sa mga herbal at medicinal plants na meron ako sa bahay. Kung hindi nyo pa napanood ang naunang dalawang video ay makikita rin ang mga ito sa ating channel. Uulitin ko lamang na ang mga halamang gamot ay mga karagdagang tulong lamang sa ating mga karamdaman. Ang pagkonsulta sa mga eksperto ang pangunahing hakbang na dapat nating gawin. Ang bunching onion ay siksik sa napakaraming nutrients and minerals, lalo na ang sulfur na nagdudulot ng mga benepisyo sa pangkalahatang kalusugan. Nakakatulong na makaiwas sa sakit na kanser dahil sa taglay nitong flavonoids at sulfide. Dahil sa taglay nitong sulfur, natutulungan ang ating katawan upang makapag-produce ng insulin at maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Ang bunching onion ay may carotenoids na nakakatulong sa ating paningin. Dahil din sa taglay nitong vitamin A ay maaaring maiwasan ang tuluyang pagkawala ng paningin. Mayaman din sa antibacterial at antiviral properties kaya maaaring malunasan ang sipon at iba pang karamdaman. Ang bunching onion ay karaniwang hinahalo sa sopas, lugaw at iba pang lutuin. Maaari din gawing tsaa. Ang lemongrass ay nagmula sa mga bansang Sri Lanka at South India at ngayon ay matatagpuan na sa maraming bansa sa buong mundo. Mahigit 50 uri ng lemongrass ang kilala, ngunit ang Indian variety lamang ang ginagamit sa pagluluto o edible. Ayon sa Journal of Agriculture and Food Chemistry, ang lemongrass ay may antioxidant properties na maaaring mapigilan ang mabilis na pagbabago ng ating katawan na maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng sakit. Ang regular na pagkonsumo ng lemongrass bilang tsaa ay nilalabanan ng anumang impeksyon sa ating bibig at ang pagkasira ng ngipin dahil sa mga taglay nitong antibacterial properties. Ang ilang oncologists ay iminumungkahay ang pag-inom ng tsaa ng lemongrass matapos ang chemotherapy at radiation bilang bahagi ng adjuvant therapy dahil ang lemongrass ay may kakayahang pigilan ang ilang linya ng cancer cells. Nakakatulong din ang lemongrass bilang alternatibong lunas sa iba't ibang uri ng karamdaman sa tiyan. Ang tiyan ng lemongrass ay maaaring makatulong maibsan ang pananakit ng tiyan, pagkulo at sa mga hindi natunawan. Kilala ang lemongrass bilang diuretic. Magriresulta ito sa madalas na pag-ihi. Ilalabas ang sobrang fluid at sodium sa ating katawan. Noong 2012, lumabas sa mga pag-aaral at obserbasyon na ang lemongrass ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Nakakatulong din ito sa pagbabawas ng kolesterol at timbang. Ang lemongrass ay kadalasang pinapakuluan at iniinom bilang tsaa. Ginagamit din sa maraming uri ng lutuin. Ang parsley ay nagmula sa mga bansa sa Southern Europe at Western Asia. Ito ay mahigit 2,000 taon nang itinatanim ng tao. Naging tampok ito sa mga alamat ng Griego at iba pang sinaunang kwento. Ang paggamit ng parsley bilang sangkap sa mga lutuin o pampalasa ay nagmula pa sa sibilasyon ng mga sinaunang Romano. Ngayon ay napatunayan na makabagong siyensya ang mga mahahalagang katangian ng parsley at taglay na mga nutrisyon at bitamina, maging ang mga luna sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang parsley ay mayaman sa vitamin A, C at K at mayaman sa antioxidants. Ayon sa mga pag-aaral na mga pagkain mayaman sa flavonoids kasama na ang parsley ay bumababa ang tsansa ng pagkakaroon ng colon cancer, diabetes at sakit sa puso. Dahil sa taglay nitong vitamin K ay napapatibay nito ang ating mga buto. May taglay din itong lutein, beta-carotene at zeaxanthin na nakakatulong sa magandang lagay ng ating mata at paningin.
Ang parsley ay mainam na isama sa ating mga salad recipes o gamitin pampalasa sa maraming lutuin. Ang Indian burads ay nagmula sa mga bansa sa Southern at Eastern Africa. Kilala din ito sa tawag na Mexican mint at dito sa Pilipinas ay oregano. Ito ay kilala dahil sa maraming benepisyong pangkalusugan, nakakapagpaganda ng kondisyon ng ating balat, nade-detox ang ating katawan, alternatibong luna sa ubo at sipon, arthritis, stress at anxiety. Ang mga dahon nito ang pangunahing ginagamit bilang pampalasa sa mga pagkain. Ang mga pinatuyong dahon ay isinasama sa sopa, sabaw at iba pa. Ang mga dahon ay maaaring ipantapal sa balat bilang lunas sa kagat ng insekto, pangangati at mababaw na gasgas. Mayaman ito sa vitamin A at C, napapalakas ang ating immune system at napapaganda ang lagay ng ating paningin. Kinakitaan din ito ng mga potensyal na maaaring mapigilan ang sakit na kanser dahil sa mataas na antioxidants. Nakakatulong din ito na malinis ang ating kidney. Ang pag-inom ng tsaan ng Indian burads ay magriresulta sa madalas na pag-ihi at mababawasan ang sobrang asin, taba at tubig sa ating katawan. Ang tsaan nito ay nakakatulong din bilang lunas sa pagtatae. Ang Indian burads ay maaaring gawing tsaa o isama sa mga lutuin. Ang sambong ay aprobado ng Philippine Department of Health, Institute of Traditional and Alternative Healthcare at ng Bureau of Plant and Industries ng Department of Agriculture. Ito ay matatagpuan sa mga tropical na bansa sa Asia. Dito sa Pilipinas ay kilala at ginagamit ang sambong bilang luna sa UTI at kidney stones. Dahil sa pagiging diuretic nito, nailalabas ang sobrang asin sa ating katawan dahil sa madalas na pag-ihi at isasabay na rin ito ang pagbaba ng high blood pressure. Ang mga dahon at ugat ay karaniwang dinidikdik at ipinantatapal sa noo at iba pang parte ng katawan upang bumaba ang lagnat o ang mataas na temperatura. Ganito rin ang paraan upang maibsan ang pananakit ng rayuma. Ang mga dahon ay maaaring pakuluan at gawing tsaa bilang luna sa sipon at ubo. Ano paman, ang sambong ay hindi maaari sa mga nagdadalang tao at nagpapasuso. Maaaring maging sanhi din ito ng allergy sa ibang tao. Ang mulberry ay nagmula sa mga bansa sa Asia at ngayon ay itinatanim na rin ito sa halos lahat ng panig ng mundo. Ito ay may 3,000 nang itinatanim at ginagamit ang tao bilang pagkain, paggawa ng papel at lunas sa mga karamdaman. Ang mga dahon ng mulberry ay higit na 25 beses ang taglay na calcium kumpara sa gatas, 10 beses din ang taglay na fiber nito kumpara sa green tea at mas mataas ang iron kumpara sa spinach. Noong 2006, nailathala sa International Journal of Food na ang mga dahon ng mulberry ay mayaman sa iron, calcium, zinc at ang mga antioxidants kagaya ng beta-carotene at ascorbic acid na maaaring mabawasan ang tsansya ng pagkakaroon ng kanser. Ayon sa American Journal of Chinese Medicine na nailathala noong 2012, ang presensya ng gallic acid sa mga dahon ng mulberry ay nakakapagpababa ng blood glucose. Nai-report din sa The Diabetes Care na ang pag-inom ng mulberry extract ay may kakayahang pababain ang blood glucose 2 oras pagkatapos uminom.
Kaya sa pag-aaral ng mga scientist, ang mulberry ay nilalabanan at nakakaiwas sa sakit na diabetes. Nakakatulong din ang mulberry sa pangangalaga ng ating atay. Lunas din sa sakit ng ulo, ubo, pananakit ng mata, lagnat at pananakit ng lalamunan. Ang mga dahon ng mulberry ay maaaring ibabad sa mainit na tubig sa loob ng 3 minuto. Pagkatapos ay ihilamos at ipanghugas sa katawan. May kakayahang alisin ang mga dark spot at panunuyo ng balat. Ang mga dahon ng mulberry ay maaaring gawing tsaa o isama sa mga lutuin. Ang curry ay native sa mga bansang India, Sri Lanka at Bangladesh. Noong 18th century, inimbento ng Britanya ang kilala natin ngayong curry powder. Layunin ng imbensyong ito na gayahin o kopyahin ang autentikong lasa ng pagkaing Indiano. Ang curry leaves ay mayaman sa calcium, phosphorus at iron. Ang calcium at phosphorus ay kailangan sa pagpapatibay ng ating buto at ngipin. Nakakatulong din ang phosphorus upang masala ang mga dumi sa ating kidney. Mayaman din ito sa antioxidants, nilalabanan ang mabilis na pagkasira ng ating cells. Mataas din ang taglay na vitamin A, C at E. Ang vitamin A ay nakakatulong sa lagay ng ating paningin at balat. Lunas din ito sa diarrhea, maaaring makaiwas sa sakit na kanser at napapabuti ang kondisyon ng ating atay. Ang mga dahon ng curry ay karaniwang isinasama sa mga lutuin bilang pampalasa. Maaari ding gawing tsaa. Hindi matiya kung saan nagmula ang pandan, ngunit mataas ang posibilidad na ang halamang ito ay native sa mga bansa sa Southeast Asia. Kilala ang pandan dahil sa kanyang aroma at lasa. Ang halamang ito ay karaniwang ginagamit sa mga lutuin sa India, Thailand, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Bukod dito, ang pandan ay nagtataglay ng maraming benepisyong pangkalusugan. Isa sa kinikilalang katangian nito ay ang kakayahang magpababa ng blood pressure at maaaring maiwasan ang stroke. Noong 2015, nailathala sa US National Institute of Health site na ang pandan ay may kakayahang magpababa ng blood sugar para sa mga may type 2 diabetes. Ang mga dahon ay lunas sa sakit ng arthritis at pananakit ng bahagi ng katawan. Ang regular na pagkonsumo ng tsaa ng pandan ay maaaring mapababa ang level ng uric acid at maging ang pagkatunaw ng kidney stones. Ang mga dahon ng pandan ay nginunguya upang mapawi ang anumang pananakit o kirot ng gilagid. Nakakatulong din ito upang malinis ang ating atay at lumabas ang mga toxin sa ating katawan. Ang mga dahon ng pandan ay maaaring gawing tsaa, pampalasa sa mga pagkain na tinumin at upang magkaroon ng mabangong amoy. Mahalaga ang mga halamang gamot bilang lunas sa mga simpleng karamdaman at ang pagkakaroon ng mga ito sa ating garden o sa bahay ay higit na nirerekomenda. Muli, ito po si Kuya Don at abangan ang ika-apat na bahagi ng talakayang ito. Maraming salamat sa inyong panonood.